babe. Where are you now? Hindi ko alam, babe. Eh. Pero nakapasok na yung sinasakyan ko sa baryo. Ano ka ba? I'm okay. Simple favor na naman itong ginagawa ko for you. Ayan ka na naman eh. Material lang na bagay ang binigay ko sa'yo. Kahit magubos ako ng pera, okay lang. Because you're the only one that I have. Saka, huwag ka na magdrama dyan. Huwag ka na mag-alala sa akin, okay? I'm super excited din naman and I'm looking forward to meet your grandparents. Thank you. You're the best, babe. Love you. Miss, hanggang dito na lang po. Sige po. Sigurado ka po bang dito ang lokasyon, miss? Oo, kuya. Barrio Ignacio. Bakit po? Ah, nakakapagtaka lang po kasi. Bakit naman? Sa maniwala ka man po o hindi, ilang dekada na pong walang nagpapahati dito sa amin. Magandang umaga po, ako po si Felicity. Felicity at Yanza po. Girlfriend po ako ni Gregor. Ako po ang... Pasensya na po. Ano pong problema? Pumasok ka na agad. Huwag mong hintayin dumiling. Sumunod ka sa akin. Ilagay mo muna ang mga gamit mo dito. Sige. Yung daliri niya po nagdurugo. Itigil mo yan! Simple lang naman ang trabaho. Pakainin mo lang ang asawa ko. Sumunod ka ulit sa akin, Felicity. May tatlong bahay ang lote na ito. Nag-aaral ka ba? Opo, third year college. Ilang taon ka na? 19 na po. Mas matanda pa si Gregor sa akin ng 2 taon. Kilala mo siya? Caleb ang ngalan niya. Dadalhin mo siya ng pagkain dito, araw-araw. Kilala
nakita mo yung nasa dulong bahay? Bakit po? Huwag na huwag kang pupunta dyan. Bakit po? Basta, makinig ka na lang. Simula. Salamat po. Kapag may kumatok sa pintuan mo sa gabi, huwag niyong bubuksan. Eyeglasses. Ang mga yan ang mga yun. Hello? Uy, Penny! Ba't ganyan ka lang nakatawag? Hindi ko kasi kayo makontak eh. Sayang, may pogi sana kayo papakilala sa inyo. Beth, anong yung nasa Facebook? Anong Instagram? Biro lang naman, grabe ka ha. Uy, Penny, na, laging batog pa eh. Nga pala, ang lawak pala ng lupain nilang record dito, no? Ako lang naman ako, pero ang tahimik ng lugar, alam mo yun, yung parang nasa horror movies, walang isang bahay na malapit, at nag-iisang bahay na ito sa bahay ang pinasukan ko. Saan ba yan na mabisita ka namin ni Bastechan? Ewan ko, Barrio Ignacio ata yun. Aklan. Tubong Aklan kasi ang pamilya nila Gregor. Balita po. May aswang dyan eh. Mag-ingat ka dyan, Pen, ha? Tumawag ka. Grabe ka. Kung meron man din sana, kagabi pa lang patay na ako. Siya nga pala. Ayan, Pen. Magandang umaga po. Mag-ayos ka na. At pakainin mo ang asawa ko. Opo. Ito na akong pagkain nyo. Ganyan ho bang kinakain nyo araw-araw? Hindi po ba kayo nauumay? Sarap ho ba? Ano ang lasa? Sa susunod, huwag mo na siyang kakausapin. Ako na ang maglilinis sa asawa ko. Pakainin mo na si Caleb. Sige po.
Nakapanibago yung kwarto mo ah. Marunong ka pala niyan? Asya nga pala, kapag nagugutom ka, dito ko lang ilalagay yung pagkain mo. May problema ba? May signal na. What happened? Nakarating ka na ba dyan? Napakaano mo talaga. Oo naman, kahapon pa. Kagabi pa kita kinakontak. Di ka sumasagot. Wala nga kasing signal. Saan ka ba ngayon? Nasa labas, naghahanap ako ng signal. Buti naman at safe ka. Oo naman. By the way, ang dapat pala na lupain nyo dito, Gregor, no? Alam mo, nasasayangan ako. Kung may mag-aalaga lang sana nito, mas gaganda pa to. Oo nga, may nag-aalaga naman dyan. Kaso nagsisalisa na. Kailan babalik? Ewan ko. Sayang naman talaga, ang ganda pa naman dito. Oh. Simula nung na-stroke si Lola, hindi na naalaga ng maayos. Huh? What do you mean? Hello, Gregor? Hello? Wala na naman yung signal. Ay. Pumasok ko na. Huwag mong hintayin dumilim. Magandang umaga po. Tanghali na. Pasensya na po. Puyat ka? Hindi naman ho. Matagal ako nakatulog kagabi. Sa susunod, sikapin mo matulog ng maaga. Galib ho, si Lolo. Nakakain ho ba sila? Tapos na. Magpahinga ka na lang ngayong araw. Wala ho ba akong gagawin ngayong araw? Wala. Basta yung utos ko sa'yo, huwag mong bubuksan ang pinto kapag may nangatok ng 10 oras ng gabi. At yung utos ko sa'yo, sa dulong bahay. Tao po! Tao po! Sino ho sila? Delivery po.
Oh, paguhan ka lang ba rito? Opo, bakit naman na itanong? Halata naman, eh kasi di pamilya yung mukha mo. Ah, ganun ho ba? Nga pala, bakit nakakatayo na yung matandang babae? Matagal na yung na-stroke eh. May alam ho ba kayo tungkol sa kanila? Siya nga pala, Iya, di ka ba natatakot sa bahay na to? Maraming sabi-sabi at usap-usapang pinamamahayan ito ng malas. Eh, hindi naman ho ako naniniwala sa malas. Malakas po ang kapit ko sa Diyos. Di ba sabi ko sa'yo magpahinga ka na? Ipasok mo na yan lahat dito. Maraming salamat po. Walang anuman po. Ganda naman niya. Nung una ko siyang nakita. Umaga ka, Leb. Hindi ka na, kumain ka na. Anong meron sa bahay niyo? Hindi ko ba nahiwagaan dito? Sa bagay, matagal na rin ito. Tsaka ano meron doon sa dulong bahay? Bakit hindi ako pwedeng lumabas tuwing gabi? Tapos, parang amoy nagubulok na kami banda doon. Kasi may lolo mo, bakit ganun siya umakto? Yung lola mo, bakit ganun siya magsalita? Tapos halos araw-araw, ganito yung kinakain mo. Nasisikmura niyo ba ito? Mukha ko ito, hindi ko ito kayang kainin. Ay, naku. Tapos ikaw, bakit hindi ka nagsasalita? Shut up!
magandang umaga po. Napakain ko na ang asawa ko. Pakainin mo na si Caleb. Sige po. How's your day, Caleb? Ang weird talaga ng mga lalaki. Alam mo, napakabuti talaga ng kuya mo na si Diego. Dahil tinulungan niya ako makapag-aral. Although, diskarting tao ko si Diego. Kaya siya nakapagtapos. Sigap ko makapagtapos eh. Para malamang kabahan sa kanya. Kaya ngayon na may ganito siyang pabor, hindi ako hindi. Para malamang makatulong ako kahit konti. O hindi dahil sa kanya, hindi ko maranasan yung mga naranasan ko ngayon. Marabi ka naman, Caleb. Ganyan ba talaga tingin mo sa kapatid mo? Ano ba, Caleb? Nasasaktan ako. Sana kaya yun? Anong ginagawa mo dyan? Hindi ho kasi ngayon, hinintay ko po yung nagde-deliver ng supply. Wala na. Di na babalik yun. Sinabihan ko na. Ah, ganun po ba? Sige po. Pumasok ka na sa kwarto mo. Okay po. Kailangan ko ng tulong mo, Dolores. Kumusta, friend? Napatawag ka. Please, makinig ka lang, Dolores. Ano? Teka, dahan-dahan lang. Customer ka de Has Barrio Ignacio Aklan. Ano? Sige, anong gagawin? Magpadala ka dito na madre, pastor o kahit ano bukas ng umaga. Bakit? Teka lang, bakit ang weird mo kausap? Anong meron? Bakit kailangan nung magdadasal? Basta makinig ka na lang, please. Pumunta ka sa kusina at paghanda ka ng pagkain para kay Caleb. Sige po. Naguguluhan na ako, Caleb. Ano
meron sa bahay na to, bakit ganito? Bukas na bukas, aalis ako dito. Bakalib, magsalita ka, naguguluhan ako, maawa ka naman! Hindi magiging madali ang pagtakas mo, pero tutulungan kita. Magandang hapon. Ito ho ba ang Casa Mercadejas? Opo, dito po. Kayo po pala yung pinadala ni Dolores. Halipo kayo, pasok ko kayo. Maaari ba namin malaman ang iyong ngalan, Iha? Ako po si Felicity. Bahay niyo ba ito, Iha? Hindi po. Ito ho ba ang problema sa bahay na ito? Maaari ba namin malaman? May kakaiba pong nangyayari sa bahay na ito na hindi normal. Ang layo pala ng bahay na ito. Walang katao-tao sa daan kanina. Maniwala man ho kayo sa hindi, may hindi kaaya-ayang nangyayari sa bahay na ito. At natatakot na po ako. Ikaw ba ay nakakaranas nito kailan lamang, Iha? 2 gabi na po. At ang mas nakakatakot pa, may mga nagpaparamdam dito na hindi anyang tao sa bahay na ito. Maaari na po ba namin simulan ang pagdarasal? Sige po, pero wag lang po tayo magpapagabi. Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is. Give us this day our daily bread and forgive us our sins. As we forgive those who sins against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Ba't ka nandito? Anong nangyari kagabi? Please lang, Kali, magsalita ka. Ayoko na rito. Demonyo ang lola mo. Ano bang nangyayari sa kanya? Ayoko na rito, Kali. Umalis na tayo. Paano ka? Ayokong tumakas dito na mag-isa lang. Hindi kita pwedeng iwan dito. Mamamatay tao ang lola mo. Bakit ayaw mo umalis dito? Malapit ng dumilim. Manatili ka na lang sa iyong kwarto. Tatakas tayo ngayong gabi. Gregor, nasan ka na? Wait lang. Nasusudad pa ako. Gregor, wag ka nang tumuloy. At saka bakit ka ba ganyan magsalita? Gregor, please, kahit ngayon lang makinig ka. Ano ba, Felicity? Ibaba mo naman yung pride mo. Ang gulo mo kausap. Gregor, hindi ko mai-explain ng maayos.
Ano bang gusto mo? Naguguluhan na ako sa iyo, ha? Gregor, wag ka na pumunta. Umalis ka na. Bilis. Ano bang problema? You've been like that lately. Huwag ka na tumuloy, please. Seriously? Maging tapat ka nga, Felicity. Ano ba talaga ang problema mo sa grandparents ko? Sabihin mo agad. Hindi kita masisisi, Gregor. Nakakainis ka na, buwisit. Pero kung ano man ang naiiniisip mo ngayon, wala na akong pakialam. Paano mo naman nasabing killer ng lola ko? Di ngayon makalakad. Lumpo, ha? Yan, Felicity, lumpo. Paano mo nasabing lumpo? Matangkad ba ang lola ko? Nakakatayo pa ba ang lolo ko? Malayong malayo. What do you mean? Hindi matangkad ang lola mo. Umalis ka na agad. At ang lola mo lumpo. Hindi sila ang grandparents ko. Ano ba? Ano ginagawa mo? Anong gagawin natin, Kalim? Sigurado ka ba makakatakas tayo? Huwag kang lalabas. Babalik ako. Tumakbo ka na. Ako nang harap dito, okay? Babaliw ka na ba, Gregor? Hindi ako aalis ito kasi hindi kayo kasama ni Caleb. You think mabubuhay ka? You need to let this fucking go! Hindi kita iiwan dito. Mahal kita, Gregor. Makinig ka! Save yourself! Lagi naman ako nakikinig sa'yo. Pwede ba this time ako naman? Ako naman yung pakinggan mo. Buwiset! Ang manas-manas na nga ng buhay ko, dumagdag ka pa! Gregor, pwede bang ipaliwanag mo muna sa akin lahat? Naguguluhan na ako. No, Felicity. You need to go. You need to escape this fucking shit. Hayaan mo na ako ang humarap dito. Saan kayo pupunta? Ano ginagawa mo dito? Nasaan si Lola? Nasaan si Lolo? Bakit ikaw nandito? Takbo na. Pero nagrigaw, hindi ko siya kaya. Tumakas ka na. Gregor, hari ka na. Kamusta ka na ako? Nalulungkot pa rin ako sa nangyari. Hindi ko lubos maisip na ganun pala mangyayari sa atin. Pasensya na talaga sa lahat, Felicity. Nandamay ka pa talaga sa kamalasan ng bahay namin. What do you mean? Ako naman ang nagdesisyon pumasok sa bahay niyo. Hindi. Sadyang malas na talaga ang buhay ko, ang pamilya ko. Ano ba kasing meron sa inyo? Matagal na ako nagtatanong pero wala pa rin akong sagot na nakukuha. Mahabang story ay. Ewan kung paniniwalaan mo ba ako o hindi. Matagal na panahon ang nakalipas, nangyari ang isang trahedya na nagsira sa buong buhay namin. Nagsimula ang lahat nung nag-aaral si Lola Grandivina sa paaralan sa probinsya. Nakilala niya si Lolo Ignacio. Dahil nga sa nagustuhan nilang isa't isa, nagsama sila. Ang hindi alam ni Lola, may kinakasama ng babae si Lolo dati pa, at yun si Gracia. Si Gracia ang unang kasama ni Lolo Ignacio bago si Lolo Divina. Kahit ako naiinas sa kanya, pinagsabay ba naman silang dalawa eh? Ang mas nagpaapoy pa ng gulo nang sinimula ng lolo ko, matalik pa lang magkaibigan si Lola Divina at si Lola Gracia, at nasira lang iyon dahil kay Lolo Ignacio. Lumipas ang ilang taon, nagsama si Lolo Ignacio at binaliwalan na nilamang ni Lola Divina ang mga nagawa niyang kasalanan dahil nga mahal niya si Lolo. Nagbunga ang pagmamahalan nila ng anak na lalaki at iyon ang kuya ko, si Gregor. Naging mapayapang ko nilang buhay ng magpamilya, ngunit ay nagbunga ng hindi kaya-kayang revelasyon. Akala nila ay katapusan na ng problema ng kanilang buhay pero nagkakamali sila. Iyon lamang pala ang simula ng mala sa kanila.
Nung lumaki na si Gregor, nakilala niya si Lucia. Isang marikit na babaeng nagustuhan niya sa baryo nila. Lagi silang magkakasama at kahit saan sila pumunta ay magkadikit lagi sila. They became the best of friends through nahulog kasalukuyan ang damdamin ni Gregor at sa huli nahulog na rin si Lucia. Pero hindi garoon katamis ang kanilang pagmamahalan dahil sa isang pangyayari. Naging komplikado ang lahat sa nalaman ni Gregor na nagdarang tao pala. So, Mahal! Mahal! O ano? May sasabihin ako sa'yo. Ano yun? Nag-iis ako, Mahal. Ha? Kailan pa yan? Bakit? Basta! Akala ko ba mahal mo ako? Ay. Mahal! Ang revelasyon, anak pala ni Lola Gracia si Lucia, parang inulit lang ang nakaraang hindi ang dapat inulit pa. Isipang iwanan ni Gregor si Lucia dahil bata pa lamang siya. Sinabi mong babalik ka, Gregor! Ngunit nasan ka? Gregor! Nasaan ka na, Gregor? Para kampanan ang responsibilidad niya bilang isang huwarang ama. Habang pinapatuloy ni Gregor ang pag-aaral sa Manila, ay nagluluksa naman si Lucia sa probinsya. Walang komunikasyon ang nangyari sa pagitan nila, kaya't nasaktan ng lalo si Lucia. Dahil doon, nakunan ang bunga nila ni Gregor at dahil na-depress siya at nauwi ito sa isang malagim na pangyayari. Isipan itong wakasan ang buhay niya dahil kung wala si Gregor sa piling niya ay wala silbi ang buhay niya. Isang araw sa 13th araw ng Oktubre, nagdaos ang anibersaryo sina Lolo Ignacio at Lola Divina sa kanilang bagong gawang bahay. Sa panahong iyon, naroroon ang ilan sa kanilang mga kamag-anak o mga kaibigan. Ang lahat ay mubati sa kanila sa kanilang anibersaryo bilang mag-asawa, ngunit may sumira sa oras na iyon. Habang sila ay nagsisiyahan, dumating sa eksena si Lola Gracia. Hindi naman ako magtatagal dito. Gusto ko lang naman isumpa ang lahat ng pinagkait ng mundo sa akin pabalik sa buhay nyo! Nasira ang buhay ko nang dahil sa inyo. Namatay ang anak ko nang dahil sa inyo! Nang dahil sa inyo! Sa panahong iyon, buntis si Lola sa akin. Isinusumpa ko na ikalawan yung anak ay hindi makakapagsalita at sa oras na ibubuka niya ang bunganga niya ay magigising ang kaluluwang winasak nyo. Miguel! Yung mali na to! At iyon ang mga salitang sinumpa ni Lola Gracia sa bahay namin. Pero bago pa man sila nakulong si Lola Gracia sa dulong bahay, may sinabi itong kagimbal-gimbal. Magiging impyerno ang buhay nyo! At bubuhayin nyo ang mga demonyo! At doon na nagsimula ang kamalasan ng buhay namin ng aming pamilya. Thank you.